BRP Antonio Luna nagresupply sa iyong insyol. Mga barko ng China hindi humarang. Siyam na detachment ng Pilipinas sa Spratly Islands binigyan din ng supply ng BRP Antonio Luna, katuwang ang BRP Mangyan. Ang mga bagay na ito ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. Ang ating Philippine Navy ay nagsagawa ng special resupply mission sa Kalayaan Island Group o Spratly Islands. Ito ay operasyon ng Naval Forces West. Sa pamamagitan ng Naval Task Force 41 ay naging successful ang ginawang resupply mission. Katuwang ang Philippine Navy Frigate BRP Antonio Luna, isang naval helicopter at BRP Mangyan ay nagawa nila ang tinatawag na Operation Christmas Drop mula ito December 24 hanggang 26. Ang misyon ng BRP Antonio Luna mga kalakbay, katuwang ang iba pang asset ng Pilipinas ay makapagbigay ng mga supply sa mga istasyon ng Pilipinas sa Kalayaan Group of Islands. At isa sa mga pinasok ng warship ng Pilipinas ay ang Ayungin Shoal na kamakailan lang ay pinagbawalan ng China ang Pilipinas na mag-resupply gamit ang Philippine Coast Guard vessel at Philippine Navy warship. Subalit ito na nga, sinuway ng Pilipinas ang China dahil atin naman ang Ayungin Shoal. At sabi nga ni Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana at Foreign Affairs Secretary Teodoro Luxin Jr. na walang maaaring pwedeng mag-utos sa Pilipinas sa gagawin ito sa sarili nitong teritoryo. Katakataka rin mga kalakbay at walang mga barko ng China na sumubok na harangin ang warship ng Pilipinas patungo sa detachment sa Kalayaan. Dahil hindi maaaring makalapit ang BRP Antonio Luna sa sumadsad na BRP Sierra Madre, ay pinadala ang mga supply gamit ang Naval Helicopter Augusta Westland 109 na daladala ng Navy Frigate BRP Antonio Luna. Ang BRP Mangyan naman ay nag-resupply sa mga sundalo sa Rizal Reef o kilala sa tawag sa international na pangalan, Comodore Reef. Habang ang siyam na detachment ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group ay nakatanggap din ng mga supply. Ayon sa report ng Naval Forces West, nagbigay sila ng mga food packs, Noche Buena package at lechon para sa mga sundalong magpapasko sa mga detachment ng Pilipinas upang mabantayan talaga ang teritoryo nito. Ito ay paraan ng Armed Forces of the Philippines upang madama pa rin ng mga Kalayaan Island Group security personnel ang Pasko lalo't malayo sila sa kanilang pamilya. Ito ay isang sakripisyo mga kalakbay. Ito ay isang halimbawa talaga nang sinabi ni General Antonio Luna na bayan o sarili, mamili ka. Mas pinili ng ating mga magigiting na mga sundalo ang pagbabantay sa bayan bago na muna ang sarili nila, kahit ito'y isang malaking utang na loob natin sa kanila. Mas pinahirapan pa ang mga sundalo na nakaistasyon sa Kalayaan dahil sa kasama sila sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Kaya tinihikayat ko kayo mga kalakbay na magbigay ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Maaari ninyong ibigay sa mga tanggapan ng gobyerno upang makabangon muli ang Pilipinas. Maraming salamat sa panonood.